So ayun mga kagulay, andito po kami ngayon sa aming silihan at mag-i-spray. Nag-i-spray po kami ng pamatay damo na paraquat. Ayan. So makikita nyo pa dito sa may pilapel, Tech Burn naman po ang gamit ko dito sa pilapel. Pero dito po sa gitna, paraquat na po gagamitin namin. Ayan, dito po sa panigang. So yan po ang paraquat. Ayan. So kung gusto nyo mapanood yung kanyang review doon, may lilitaw po dyan sa may taas yung kanyang link, pwede nyo po i-click yan. Pero bago lahat nyan, mapapakita ko po yung pag-i-spray namin dito sa panigang. At ayun na nga po si tatay, dalawa po kami mag-i-spray. At medyo maganda naman yung panahon nyan. Ayan, so hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Panoorin nyo lang po din yung ano, ilalagay ko na lang sa comment box yung isang video ko patungkol dito. So gamit namin rechargeable na sprayer, 20 liters. Ayan. So hintay lang natin si tatay kung gaano ang timplang ilalagay. So yun nga mga gulay, pasensya na kayo sa ano, medyo maingay. Dito ako sa tabing highway. Ayan. So yung po yung inispray kong sibuyas. Ayan. Katatapos ko lang po, tapos diretso na kami dito. Tapos babalitaan ko kayo mamayang hapon, babalikan ko ito mamayang hapon kung ano na nga ba itsura nitong inispray namin na paraquat. So 2 to 3 hours makikita na po yung epekto nitong pamatay damo. So yung mga kulay ito, ito po yung paraquat. Magtitimpla po ako dito sa sprayer ng 60 ml. So itong takalan ko po ay 50 ml. So isa at saka konti. So hanggang dito yun yung isang 10 ml. So may guhit naman siya. Ayan, so 60 ml po basta dito sa 20 liters na sprayer. So ayun mga kagulay, mag-start na po mag-spray dito sa aming silihan ng paraquat. So papakita ko sa inyo kung gaano nga ba kalayo yung pwede nating gawin sa kanyang puno. Ayan. So yun mga kagulay, medyo kauwi lang po namin, katatapos na po namin mag-spray. So medyo maigsi lang po yung naging video ko dahil nagmadali na po kami kasi medyo umahangin na po. At syempre mga kagulay, sa dulo ng video na to, papakita ko na rin po yung epekto niya. So mamaya-maya kasi babalik ako doon, mag-harvest kami ng siling panigang. So dudugtong ko na po sa video na to yung epekto ng paraquat. So hinihiling kasi ni Sir Roberto. Ayan, so makikita sa screen na gusto niya daw makita yung epekto ng paraquat. So yun nga mga kulay, sakto ng last 10 na nga ng umaga nung natapos po kami mag-spray ng aming paraquat. So babalik po tayo doon ng mga 1 o'clock. So yun po kasi ang lusong namin o oras ng pag-harvest namin sa panigang. So kukuhanan ko na rin yung mismong sili, yung mismong inispilan namin ng paraquat. So makikita nyo doon, halos sa mag-apo lang nito, 2 oras hanggang 3 oras, makikita nyo na po epekto nun. Pero 1 na tayo pupunta para po mas lalong mapakita ko po sa inyo kung gaano po siya kalakas. So mas lalo siya epektibo pagka ang panahon natin ay matindi po ang init. So wala pa kami nalo doon, yun lang po yung wala na po kami dinagdag, basta yung paraquat lang po na yun. At yun nga, makikita nyo din po doon sa silihan namin na sinagad-sagad namin doon sa kanyang puno. So wala pong epekto yan. So basta tapusin na itong video na ito at nakikita nyo po yung epekto nun.
So yun mga kagulay, andito na po ako sa may ispira namin kaninang umaga ng parakwat. So pasensya na po at medyo mahangin at na panahon kasi namin andito mga kagulay, kaya medyo mahangin. So ito na po yung ispiraan ko kanina kaninang umaga. So binalikan namin ngayon alas 1:30 ng hapon. So yun po ang lusungan kasi ng pilas dito. So makikita nyo na agad yung resulta ng pagka-spray ng parakwat. Ayan, so kita nyo sunog agad, oh. Mag-harvest kasi kami ng panigang, kaya tama-tama ipagpunta namin dito. Ayan. So ayan po yung inispray ng parakwat kaninang maga. So makikita nyo sunog. Ayan, so yung iba nakasigida sa puno. Ayan. So okay lang po natin na isigida natin sa gawing puno at wala pong epekto yan kasi contact herbicide po yan. So mas mataas nga lang ito sa Techburn kasi 15 SL po yung Techburn, pero po itong parakwat po ay 20 SL. So ayan po yung ating mga kasamang nag-harvest ngayon ng panigang. Ayan, shout out kay Mariel, si May, tsaka si Taisa. Ayan. So mga gulay, punta tayo dito sa medyo makapal na damo para may pakita ko sa inyo yung ano, yung pagka-spray namin kanina. Kanina maga lang po ito mga kagulay. So ngayon nga lang po nakabalik. Natapos kami kanina nag-spray, alas 10 na ng umaga. So medyo mahangin. Alos 1:30 po ang aming lusungan dito ng pagpitas. Kaya 1:30 ngayon. So ilang oras pa lang nakalipas, sunog na sunog na yung damo. So hanap tayo ng medyo makapal-kapal na damo dito sa gawin na to. So kung mapansin nyo mga kagulay, ano, iba-ibang ano na siya, yung sunog na sunog na siya. Ayan, so mapansin nyo kahit medyo sigida sa kanyang puno, ayan, kulitis, sari-sari na pong damo yan. Ayan, so makikita nyo sunog na sunog na po yan. So maghapon pa lang to mga kagulay, epektibo po itong pamatay damo na to pagka matindi ang init. So matindi naman ang init ngayon. At saka kita nyo naman, no, ala kayo makikita ang green sa kanyang gitna, talagang supok na supok. So unang halos lang oras pa lang siyang pagka-spray, lalo na to kung ilang days pa o ilang days pa siyang hihintayin. So mas lalong sunog siya. Bali 60 ml pong tipla namin ito sa 20 liters po na tubig. Ayan, so makikita natin. So sigida rin po yan sa puno. Ayan, so makikita nyo sunog din yung sa gawing puno ng sili. So sisili namin itong panigang in-spray. Ayan. Ayan, so makikita nyo mga ilalim ng mga sili, sunog po. Ayan, so hiniling po kasi ito ni Sir Roberto na makita yung epekto ng pamatay damo ng parakwat. Ayan. So kita nyo naman, ayos naman at okay na okay. Sa sili naman, wala namang problema. Basta wag lang po natin hayaan na maanggihan yung dahon kasi magkakaroon po yun ng baltik. Pero wala pong epekto na diretso siyang mamatay o magkakaroon ng problema. Hindi naman siya systemic. So contact herbicide lang po siya. Ito po yung inispiran pa namin na iba na makapal. Ayan, kita nyo naman sunog na, oh. Ayan. So makita nyo naman kanina sa video ko kanina nung nag-apply kami, berding-berde yan mga kagulay ngayon. Ilan days pa lang. Ngayon na sa maghapon na to, kita nyo na agad, oh. Ayan, siling panigang po yan yung inispiran namin ng parakwat. Sa nagtatanong kung asan na nga ba epekto ng parakwat, so ito na po siya. Ayan. So yun lang mga kagulay, kami ay mag-harvest pa. Yun mga kasama mag-harvest, pitas namin ngayon ng sining panigang. So ang presyo po nitong panigang nga pala nakaraan ay 40-45 pesos. Ayan. So okay naman at medyo nakakaraos-laos naman. So yun, magandang presyo na po yun mga kagulay sa panigang. Ayan, so sunog na sunog.